iprito ko muna yung patatas, maglagay ng mantika sa kawali at ilagay ko na rin yung patatas. Ihalo lang hanggang sa magkaroon lang siya ng dark spot o hindi. Basta half cook lang, wag mo lang muna i-overcook. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Okay na itong ating patatas. Ilagay ko na rin yung sitaw. Ganun din ang process sa sitaw. Huwag din natin siya i-overcook. Pag medyo nakita mo na lang na talagang matingkad na yung pagka-green niya, tanggalin muna natin yan sa kawali at ilagay sa bowl at isit aside muna. Sa disin na kawali, mag-isa na rin ako ng bawang. Ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma at isunod ko na rin ilagay yung sibuyas. The same process, ihalo lang din hanggang sa mag-translucent o maluto yung sibuyas at ilagay ko na rin yung kamatis. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung kamatis at maglabas talaga siya ng kulay niya. Ilagay ko na rin yung pork liempo. Ihalo lang din hanggang sa mag-iba na ang kulay o maglabas na rin siya ng sarili niyang mantika. Okay na itong ating pork liempo. Timplahan ko na rin yan ng patis. Maglagay na rin ako ng paminta. Lagyan ko na rin ng tuyo at oyster sauce. Ihalo lang hanggang sa mag-reduce lang din yung tuyo at oyster sauce. Sa puntong ito, maglagay na ako ng suka. Huwag mo muna haluin hanggang hindi pa kumulo yung suka at lagyan ko na rin ng dahon ng laurel. At maglagay na ako ng tubig. Siguraduhin mo lang din na matanggal mo yung toast na nakadikit sa kawali. At ilagay ko na rin dyan yung patatas para maluto na rin at masabay na rin natin sa ating pork liempo. Takpan at isimmer hanggang sa maluto na rin yung pork liempo. Sa puntong ito, sigurado na rin din naman naluto na rin yung ating patatas at the same time malambot na rin yung karni. Maglagay na ako ng siling labuyo at siling green, optional, pero recommended ko talaga siya dahil mas masarap pagka may kunting twist na maanghang. At isunod ko na ibalik ulit yung sitaw. Ihalo lang din at ready to serve na yan yung ating masarap na pork adobo with sitaw at patatas. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!